What's up mga tol? For today's video, pag-usapan natin ang pinapalabas naman nito nila na Juna Sultan will sisiguraduhin daw nila na lalaban ulit sa championship at ipapa-champion daw nila within this year daw. So sa tingin ko mukhang kailangan niya pang ano? Mukhang malabo? Sa tingin niyo mga tol? Kasi ito eh. Kung saan ba siya ratings? So, sa WBO siya ratings. Ratings number 5 ba siya ngayon o number 4? So, ratings number 4 siya sa WBO. Ha? Ratings siya sa WBO. So, kung may strip ang belt ngayon at mapunta kay Butler. So, Champions Butler. So, ang ano ngayon, eh, sino ang number 1? Sino ang number 2? Number 3? Number 1, Rashi Warren. Number 2, Gary Russell Gary Antonio Russell. Diba? Pero, hindi natin alam kung magdi-depend siya si Butler ngayon. Pero, ang ano ngayon is, pagka nakuha ni Butler yung belt ng WBO, which is unified talaga yan mga tol. Diba? Unified yan kasi maraming maghahabol dyan na ano eh. Maraming maghahabol ng WBO dyan eh. So, mukha nga malabo na lalaban siya ng World Championship si Juna Sultan. And pagdating naman sa ano, saan pa? Sa WBA. WBA number 7 sa WBA. Ang WBA hawak ni ano? Hawak ni Naoya. Hawak ni Naoya ang WBA ngayon. Tapos sa ang number 1 sa WBA si Rashi Warren din. At andun sila Russell Antonio, andun pa rin. Sila Liputok. Andun pa rin sila ni Kulay. So, saan siya lulugar? At ang ngayon, saan pa? Sabihin natin, IBF. Sa IBF, wala pa rin. Andun pa rin sila Antonio. Russell. Gary, Rashi Warren. Andun pa rin. And, sa ano? Sa WBC? Rong Bisay. Charlie Edwards. Jason Maloney. So, saan siya lulugar ngayon? Sa ano? Sa championship, sa World Championship. Eh, alam naman natin na mga tol na naka-unified ngayon ang WBC, IBF, at WBA. So, ngayon, magcha-champion, pag nag-champion diyan, tatlo ang belt na hawak. Oh. Tatlo ang belt na hawak mga tol. Kung wari mag-champion si itong si Naoya. 'Di ba? Ang mandat ang mga challenger niya ay mga nakaitakdang challenger niya is napakarami. Andan sila Jason Maloney, Edward, Charlie Edwards, Gary Rong Bisay, sila Nikulay, sino pa sila, Takuma Inui, Liputok, basta ganun. Ang dami. So ngayon, paano makakalaban ng WBO? WBO ito si Champ Juna Sultan. Diba? Eh, alam naman natin na si Naoya Inoue, which is ang kung mananalo si Naoya Inoue ngayon, eh, didiretso talaga yan sa unified. Di ba? Kasi yun yung gusto niya eh, maging unified, ang tawag dito, undisputed champion. So, ano, magiging ano kaya,
World Championship kaya ang susunod na laban ni ano? Laban ni Champ Jonas Sultan. Anong sa tingin niyo mga tol? Ito ah. Pagkatapos na ang ano, pagkatapos na 'yan, habulin talaga kung magiging champion si ano, magiging champion si Butler. Hahabulin talaga 'yan ng mga champion din. Kasi may gusto sila ano, eh, gusto nilang magiging unified undisputed champion eh. 'Di ba? So ngayon, ito yung pinagtataka ko. Kung aakyat naman siya sa bantam, super bantam, malabo siyang hindi naman siya rating sa ano eh, hindi siya rating sa sa super bantam. Kailangan niya pang lumaban sa super bantam para ma-ratings ka. 'Di ba? Ganun 'yun. Hindi ka pwedeng maging ratings ka agad na hindi ka lumaban sa ganung division. Kung bababa siya sa 115, well, pwede naman siya bumaba. Si 115 siya 'di ba dati? At 'yun pa rin, hindi agad world championship yung lalabanin niya. So, kailangan pa yung lumaban ng dalawa o tatlo para ano, para maging ratings. Ganun 'yun. Kasi hindi ka naman i-order agad ng mga big tawag dito, mga WBO, IBF kung hindi ka ratings. At kailangan mong mag top 10, 'di ba? Kailangan mong mag top 10 bago ka mag ano mga tol. Kailangan mong mag top 10 bago ka mag makalaban sa ano, championship. 'Di ba? So ewan ko. Malakas siguro. Pero well, mga tol, ay abangan natin kung ano ang next na laban nila champ Junas Sultan. So mga tol, at 'yan lang muna yung topic natin ngayon ay inaano ko muna kung ano ba ang ano, makakalaban ba kaya siya ng World Championship ngayong buwan, kasi nasa news ngayon eh, update daw na mayroon agad siyang laban. 'Di ba? So mga tol, anong opinion niyo diyan? At pag-usapan natin diyan, comment kayo down below. Pag-usapan natin kung ano ang magiging ano niyo diyan, magiging tawag dito. Magiging opinion nyo. So for now, nandito ako sa Baguio ngayon. Nagpapaano ako. I-house tour ko muna kayo. Nandito ako sa Baguio ngayon. So nagpapahinga ako. Siyempre. Ano muna mga tol, di ba? Tapos ng mahabang laban, eh, ayun. Ito yung ang ganda dito. Parang ano ata to? Nasa likod na kasi itong mga tuloy. So ito. Yan. House tour. Okay. Kita yan dyan. Sabi. May mga multo ata dyan eh. Oo. Mga bahay na luma, di ba? So, gusto ko lang mag-enjoy sa buhay, di ba? Eh, pagkatapos natin, ilang buwan kasi ako mga tol, ilang buwan akong hindi naka, tawag dito? Ilang buwan akong hindi nakapag-travel, hindi nakapag, ano, out of town, kasi, 2020, yung pagbalik ko sa Maynila talaga is galing ako ng Davao. So dalawang taon na ako sa Davao. So nung pagbalik ko dito sa ano, sa Maynila, sobrang taba ako. Ang taba ko talaga, kaya nahirapan akong mag-ano mga tol,
mag-training, kaya inuunti-unti ko. So, umabot ng isang taon mahigit bago ako nakalaban ulit. So, ganun katagal yung preparation ko na yon para makabalik. Kasi, ano ako eh, andog, tawag dito, yung comeback ako eh, comeback. Matagal ako hindi nakalaban. So, tumaba ako ng gusto, naging 75 ako. Ilang kilo yung binawas ko. 75 ka, babawasin mo, ano, ang tawag dito. 50, 54. Ano yun? Yeah, 54. 54 ang timbang na kukunin mo para makalaban ka. So, ang hirap, di ba? At ngayon, syempre, konting ano mo na pahinga and syempre, nagtitraining pa rin tayo. Mamaya, papakita ko, bibisita natin yung training dito sa, ano, sa yung mga boxer dito sa Baguio. Yes, mga boxer dito sa Baguio na kakilala natin. At sila, Arthur Balinueva, yung mga champion dito. So, abangan nyo yung mga tol. Ituloy muna yung video natin. So, Kevin Degree TV, sign out.